go on, O Magnus, sangayon sa'yo, kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yong lahat. At sumain nyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy nating natatanggap, kahit na sa mga ito hindi tayo karapat-dapat dahil sa katatayuan natin sa harap ng Diyos bilang mga makasalanan. Mga minamahal, kalakip tumakahilingan na ating iluhog sa banal na pagdiriwang. Isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng Obispo, Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangin dasal, gayon din sa mga taong pinakakuan natin ng ating mga panalangin, sa managdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman na sa ospital, na sa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamaraan makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng poong may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapangbabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ang sundin ng loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw. Sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon,
mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inaalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mong matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan." Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkupli sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita, pag-aasik ay ginawa. Upang tanay sumaganak. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo mapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudiyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya ay nagsasalita
tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, noong bata pa ako, mga siguro grade 5 or 6, ganyan. Pag ganito pong summer, ang bilin ho lagi at tagubilin na magulang ho sa akin, kapag ay pupunta po sa mga liblib at masukal na lugar, ala, mag-ingat ikaw. Kasi mainit ngayon. Maraming ahas na kakalat ngayon. Kasi ho, kaya po pumunta ako sa liblib na lugar ay para humanap ng panggatong. Kasi ho ay yung aming lutuan pa noon, LPG, laging palapa ang gatong. Yung po meaning. Kaya pupunta ka doon, ikaganda maghanap ng palapa at tuyo. Ayun nga, naminsan na kukuha ako ng kahoy, akala ko'y kahoy, gumalaw. Gulpin laking sawa. sadya. Kaya noon ay talaga nag-ingat na. Bakit ko po binabahagi ito sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid? Bukod sa mabuting balita, sa pagbasa na ating napakinggan na banggit ang ahas, ipinapaunawa sa atin ng Diyos na kumbaga, sa puntong ito na tayo nalalapit na sa pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, mas matindi ang kumbaga ay pangaakit at panunokso sa atin ng mundong ating ginagalawan. Kagaya rin ng ahas. Mga minamahal ko, mga kapatid, titignan niyo po. Kung inyong titingnan, napakaganda noong, ang tawag doon, kaliskis niya. Pero, sa kaloob-looban, pag nadali yung makamandag at ikay nakagat, ano yung consequence? Immediate death. Ganon din, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang tukso, aakitin tayo sa pinamagandang paraan na pwede niyang maisip. At ganon, kapag naaki tayo, ayun, pwede tayong tuklawin. And it's too late na marirealize natin, ayun. Na para ito pala ay para tayo ay matukso at mapalayo kay Kristo. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, tignan niyo po, doon sa unang pagbasa, yun ay pinapaunawa sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo na ang kasalanan, kasing kamandag ng ahas. Kaya nga po, mga minamahal ko, mga kapatid, sa puntong ito, na kumbaga ay tayo ay sabihin natin, palaging tinutukso, palaging nagkakasala, palaging nakakagawa ng masama. Sana matalastas natin sa isipan natin, mga minamahal ko, mga kapatid, na yung ang kasalanan, panulukso, ay parang isang ahas na tayo bilang tao, praktikal, kapag nakakita tayo ng ahas, ano ginagawa natin? Ano yung immediate response natin dito? Aba, tayo lalayo. Mga minamahal ko, mga kapatid. At yun yung dapat nating ginagawa kapag tayo ay natutukso. Kaya nga po yung kantang utukso, layuan mo ako. Parang medyo mali yung pagkadali ng lyrics. Kasi ho, naturally, ang tukso, hindi lalayo. Lagi hong lalapit yan. Kung may lalayo man, sa pagitan ng tao at ng tukso, hindi yung tukso ang lalayo. Tayo dapat. Mga minamahal ko, mga kapatid, tayong tao na marupok, limitado, at lagi na lamang nahuhulog sa tukso. Kaya nga tignan po ninyo, yun yung ipinapaunawa dun sa mga Israelita. Ayan, mga pasaway kayo, yung titigas ng ulo ninyo. Ayan, pinadalhan ng makamandag ng ahas
ng Diyos. At nung nalaman nila, at syempre, very vile, ano, venomous ata yung pinadala, pag natuklaw, patay agad. No? Kaya yun, ipinapaunawa na ganito yung epekto ng kasalanan sa ating kaluluwa. Pwede nating ikamatay o pwedeng ikamatay ng ating kaluluwa. Kaya, yun sana yung ating mapagtanto, una tigit sa lahat, na sa ating mundong ginagalawan, ayan, kairaming tukso na nagkakalat. Kaya, the proper response dito, at kaya yung response din natin kapag dahil yung nakakita ng ahas, agad tayong lalayo, makamandag man yan o hindi. No? Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, no? Na ipinapaunawa ng Diyos, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma. Di ho ba, kapag ikay nakagat ng makamandag na ahas, no? Yung pinakang antidote, no? Para makagawa ka ng antidote, di ba ho, kailangan mo rin ng lason, no? Nung kamandag ng ahas, no? Para makagawa ka ng antidote. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin, para tayo ay maligtas. Na yung ating mga kasalanang nagawa o yung bunga ng ating kasalanan, no, bilang mga tao, yun ang ginagamit niya para tayo ay mailigtas. God uses even the evil consequences of our own sins as a means to save us. He transformed the punishment into a means of salvation. It became an instrument of hope and healing. Tignan niyo po, anong pinagawa ng Diyos kay Moises para yung mga natuklaw ng ahas ay hindi mamatay at mabuhay. No? Sinabi niya, oh, gumawa ka ng isang ahas din, gaya rin sa tanso, ilagay mo sa tikin, no? Sa patpat. No, na kung sino man tumingin matuklaw at tumingin ka agad doon, hindi mamamatay. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, at yun din yung pinupunto ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balitang ating napakinggan, na kapag, nung sinabi niyang, kapag naitaas na ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. At mga minamahal kong mga kapatid, yun ang ating Panginoong Jesucristo, ang dahilan o instrumento ng ating kaligtasan. Yung krus, na dati ay parang death sentence, no? Sa isang kriminal, no? It's a sign of humiliation, pero nung si Kristo ang ipinako dito, hindi na siya kumbaga ay marka ng pagkapahiya, bagkus isang tanda na tayo ay iniligtas. No? Kaya sa pagtunghay lagi natin sa banal na krus, yun sana yung mapagtanto natin na yung kasalanan natin, no, ay inako ng isang tao rin. Diyos na totoo at taong totoo para maligtas tayong lahat. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa Kwaresma, ano, sa Kwaresmang ito patungo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung pinapaalala niya. Ang tukso, laging nariyan. Hindi mawawala. Kaya nga, dapat tayong maging alerto. Lagi dito. Lalayuan natin. At kung tayo yung matuklaw man at mahulog ulit sa katulad na kasalanan, huwag tayong mag-aatubili na lumapit, tumunghay sa Diyos na sa unang pagliligtas na kanyang ginawa, no? Ang minamahal kong mga kapatid, tayo din ay ililigtas niya sa tuwing tayo ay lumalapit, tumutunghay sa krus na naging sanhi ng kaligtasan ng sangkatauhan. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo maming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo,
humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang may pagdiwang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Humingi pinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalin ay sinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kalian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sana araw at patawarin namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Sugatan mo, Panginoon, ang aking puso ng iyong pag-ibig nang manawaan ko. Ang gutom at tuha ng aking kapatid ng aking kapatid. Ugawin mo, Panginoon, ang iyong salita, ang aking malay nang lalo pang madama. Sa'yo
Panginoon ang aking puso, maglilay lagi sa'yo. Nang madama ko ang pag-ibig mo, tuluan ang aking puso, magmalagi sa'yo. Nang matuto ako manahan sa piling ng kahawa ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, nabukal ang awa, ang iyong haba, ilawid sa akin, Panginoon, huwag akong limutin at sa puso mo ako'y tanghalin. Anong lakas kaya ang maglalayo sa akin sa'yo, pag sa'yo libong dosa ay mamatawisin ko pa, wag lamang ma walay sa iyo. Kamatayan may aking tatanggapin kung siyang magdudulot ng langit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na paikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may magagandang mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, nagpapatuloy po ang pagpakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 22 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 1 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. 6, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumudulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ianay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.